The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Yes, good afternoon mga kaibigan. Ito naman to tayo, Lunes. Lunes po, unang araw po ng linggo. Hindi, unang araw yata ng linggo, kahapon. No, linggo. Pero alam niyo mga kaibigan, araw-araw po na tayo ay nananalangin. Kaya ang ating opening prayer, siyempre, si Jesus. Si Jesus pa rin. Pero ang aking mga kababayan, inaandyan pa rin naman. Naku, marami po tayong babatiin kasi mula nung Biyernes hanggang ngayon ay nakakasubaybay siya sa atin. Iyan po ang ating babatiin ngayon. Ito, ang Angono Journal. Naku, maganda nga po na. Maganda nga po sa inyo. Si Lyra Jem Lardizabal Marcos. Nako, thank you very much, Lyra. Magandang hapon sa inyo. Si Paring Sunny Espiritu, kasama natin yan sa media. Thank you very much. Teka, ano pa ba yun? Oo, marami sila kasi. Si Ann
Bakke. Magandang hapon po. Ganun din ang classmate Maribel Jose at ganun din po si Nicasio Vicencio. Pero bago yan mga kaibigan, ito muna ang ulo ng ating mga balita. Kaya nga. Mga kaibigan, 18,659 na mga Pilipino sa ibang bansa ang nagpositibo sa COVID-19. Ang nakakalungkot, 3 pari sa Archdiocese ang Cotabato, Pumanaw, tinamaan ng COVID-19. Magkasunod na lindol sa North Cotabato at Davao Oriental. Dito telecommunity company pinutakti ng mga reklamo. Problema sa West Philippine Sea, tinalakay ng Pilipinas at China. Ayan po mga kaibigan ang detalye o ang ulo ng ating mga balita. Susunod na po ang detalye. Yan. Kaya nga, lunes na lunes kasi. Yan po. Mga kaibigan. Aha. Yan. Sa detalye ng mga balita. Nabulabog ng matinding takot ang mga deboto sa isang simbahan sa probinsya ng Cotabato dahil sa isang motorsiklo ayon kay Mlang o Malanga MDRRM head Bernardo Tayong na naiwang umaandar ang XRM na motorsiklo sa harap ng Santa Teresita Parish sa Mlang North Cotabato nang mahigit na isang oras sa daylan para maalarma ang mga tricycle driver sa lugar at agad nag-report sa pulisya. Agad naman rumisponde mga sundalo at pulisya kasama ang EOD team nang tingnan ng canine ay negatibo ang napampasabog ang motorsiklo at saka nakaligtaan lang ng mga umano ng may-ari. Nagpapasalamat naman si Mlang Mayor Rosel Abonado sa mga concerned citizen na nagpaabot ng impormasyon. Samantala, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kahapon alas 10 ng umaga. Sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumama ang lindol dakong alas 10 at 2 ng umaga sa bahagi ng karagatan na sakop ng nasabing bayan. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 113 kilometers. Naramdaman ang instrumental intensity 1 sa Kiamba, Sarangani. Wala na isang pinsala ang lindol pero pinaghahanda pa rin ang mga residente sa posibleng aftershock. Sa kaugnay na balita, hinahaponan, magnitude 5.2 naman na lindol ang tumama sa bayan ng San Antonio sa Zambales. Nabatid ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic din ang origin ng pagyanig na naitala sa karagatan alas 12:41 ng hapon. Samantala, naitala ang intensity 1 sa lungsod ng Quezon, habang instrumental intensity 1 na ang naitala sa Marikina City at lungsod ng Olongapo. Wala namang pinsala sa mga estruktura ng lindol pero pinaalalahanan pa rin ng people sa publiko kaugnay sa aftershock. Samantala, nagluluksa sa kasalukuyan ang Archdiocese of Cotabato. Ito'y matapos sumakabilang buhay ang tatlong pari. Ito ay sina Father Loreto Sanoy, DCC, o Father Rex Basero at Father Eliseo Jun Mercado. Matatanda na unang nasawi si Father Sanoy sa Cotabato Regional at Medical Center kung saan siya na-confirm
dalawang linggo na ang nakakalipas, dulot ng komplikasyon ng kanyang sakit hanggang dapuan na rin ng coronavirus. Bago na italaga si Father Sanon sa Our Lady of the Holy Parish sa Cotabato City, na-assign siya sa iba't ibang parokya ng Archdiocese ng Cotabato at naging seminary rector ng Notre Dame Archdiocesan Seminary. Samantala si Father Rex Basero naman ay binawian ng buhay sa isang paggamutan sa siyudad ng Cotabato nang makaranas ito ng sintomas ng COVID-19. Pangatlong nasawi ang kilalang peacemaker sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao na si Father Eliseo Jun Mercado. Binawian ng buhay si Father Jun dahil sa komplikasyon sa sakit at nagpositibo sa COVID-19. Si Father Mercado ay huling nagsilbi sa Our Lady Grotto Our Lourdes Grotto. Dati rin siya nagsilbi bilang presidente ng Notre Dame University sa lungsod ng Cotabato. Marami ang nalungkot sa at nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa pagkasawi ng tatlong pare. Nanawagan ngayon ang mga kaparian na Archdiocese of Cotabato na ipanalangin ang tatlong pare na umaapila sa publiko na seryosohin ang pag-iingat ng COVID-19. Sa iba pang balita, isang mamamahayag ng Sweden ang nanakilalang si Juliet Hagman na naturukan ng magkaibang brand ng COVID-19 vaccine bilang eksperimento. AstraZeneca COVID-19 vaccine para sa unang dose at Pfizer naman para sa ikalawang dose. Ang maganda ngayon, walang anumang kakaibang o seryosong adverse event ang kanyang naramdaman. Samantala, inilarawan ni Hagman na responsable ang mga tao sa Sweden dahilan para matuloy ang bumubuti ng sitwasyon ng nasabing bansa. Sa katunayan, halos 70% ng mga populasyon dito ang nabakunahan matapos tinarget ng Swedish government na babakunahan ang lahat ng residente dito bago ang taglagas. Samantala, pinaalalahanan ng Commission on Human Rights ang pamahalaan na sa lahat ng oras ang karapatang pantao pagdating sa COVID-19 response. Kasunod dito ng paglilinaw ng Department of Health na ang kanilang brand diagnostic policy ay para lamang sa announcement ng mga local government units. Ayan, teka. Samantala, yan. Kasunod ng paglilinaw ng Department of Health na ang kanilang brand diagnostic policy ay para lamang sa announcement ng mga local government units sa specific brands ng COVID-19 vaccine na gagamitin sa iba't ibang schedule. Ayon sa CSR, ipinakita lamang ng posisyon na ito ng Department of Health ang apat na elemento sa right to health ng lahat ng mga individual. Ang mga ito ay naihan nila ay ang availability, accessibility, acceptability, at quality. Inumik din ng CSR ang pamahalaan na palakasin ang mga hakbang nito sa pag-resolve sa mga factors na nagpapaalala o nagpapalala sa vaccine hesitancy. Base sa survey ng social weather stations, tanging 58% ng mga Pilipino ang kumpiyansa sa COVID-19 vaccine expert at ng pamahalaan ang nais na magpabakuna. Sa iba pang balita, malaki ang naitutulong ng mga bagong binili na S-70 Black Hawk Utility Medium Lift Helicopters pagdating sa operational readiness ng Philippine Air Force sa combat at non-combat mission. Sa isang Facebook post, sinabi ni DND Secretary Delpendo Rinsana na ang naturang mga helicopter ay may mas malaki na kapasidad at impressive horsepower nito. Kaya naman inaabangan na rin niya ang
pagdating ng 10 pang Black Hawk ngayong taon. Ayon sa Philippine News Agency na komisyon, o na-commission na ang PF ng PFF o PAF o Philippine Air Force, ang unang 6 na 16 policemen Sikorsky S-70i Black Hawk helicopter na binili noong 2019. Ang natitirang 10 units ay nasaan na darating sa bansa sa unang quarter ng 2021. Binili ng pamahalaan ng helicopters na ito sa ilalim ng $241.5 million government-to-government contract sa Poland. Bahagi ito ng Horizon Phase o Horizon 2 Phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Alauna, 19 na po ng hapon ang ating oras. Samantala, umakyat na sa 18,659 ng mga bilang ng mga Pilipino sa ibang bansa na nagpositibo sa COVID-19 hanggang ngayong araw matapos na naiulat ng Department of Foreign Affairs ang isang panibagong infeksyon. Base sa datos ng Foreign Affairs Department, ang total recoveries ay pumalo na rin sa 11,400 habang ang bilang ng mga nasawi ay nasa 1,168. Sa kasalukuyan, merong 6,091 pasyente na nagpapagaling na COVID-19. Base sa datos ng Department of Foreign Affairs, lumalabas na 3,799 cases ang naitala sa Asia at Pacific region, kung saan 1,231 dito ay nagpapagaling pa at 2,546 naman na pasyente ang recovered at 32 ang binawian ng buhay. Sa Middle East o sa Africa, aabot naman sa 10,473 cases ang naitala, kung saan 3,796 pasyente ang sumasailalim pa sa treatment. 5,913 ang recoveries at 764 ang tuluyang binawian ng buhay. Samantala sa Europe naman, 3,403 ng mga Pilipino ang nagpositibo sa COVID-19, kung saan 949 ang nagpapagaling pa, 2,324 ang gumaling at 130 naman ang pumanaw. Samantala sa kabuuan, 984 cases naman ang naitala sa Americas, kung saan 115 dito ang nagpapagaling pa, 627 ang recovered at 242 ang pumanaw. Sa iba pang balita, itinanggi ng Komisyon ng Eleksyon na spokesperson James Jimenez na nagkakaroon ng reshuffling sa kanilang tanggapan. Sinabi nito sa isang Independent Constitutional Commission, ang COMELEC at ang mga commissioners ay maaring matanggal sa pamagitan ng impeachment. Nilinaw din ito na kumakala sa social media ay luma na noong pauman itong noong 2019. Magugunitang bumaba sa pwesto noon si dating COMELEC Chairman Andres Bautista at pinalitan siya ngayon ni Sheriff Abbas o Abbas. Samantala, inilunsad ng Quezon City Government ang voluntary bike registration para maiwasan ang nakawan ng mga ito. Sinabi ni Quezon City Department of Public Order and Safety Chief Elmo San Diego na mahalaga ang nasabing pagpaparehistro para agad na matukoy ang kinaroroonan ng mga ninakaw ng mga bisikleta. Lalagyan na niya ito ng digitized o metal stamper para hindi na agad mapalitan kahit na palitan ito ng pintura. Lalagyan niya, eksklusibo lamang anya ang mga ito sa mga tagalungsod Quezon at ang registration ay nagkakahalaga ng 150. Samantala, ipapasa kamay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang naarestong tatlong minor de edad na nakuhaan ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng $40.8 million. Naku, tatlong bata.
sa bypass operation sa lungsod ng Mandaluyong. May edad na 15, 16 at 17 mga naaresto na galing sa 13 martires sa Cavite. Naaresto mga ito sa isang gasolinahan sa Sierra Madre Street sa barangay Highway Hills kung saan isinagawa ang bypass. Aabot naman sa 6 na kilo ng droga ang nasabing illegal na kamot o droga. Alauna, 24 na po ng hapon ang ating oras. Samantala, pinutakti ng reklamo sa social media ang ng mga dismayadong customer ang umano'y hindi magandang serbisyo ng Dito Telecommunity. Ang posted ng Dito sa Facebook na ang nag-anunsyo sa pop-up shop sa buong Metro Manila kung saan maaaring makabili ng SIM card ay umani na rin ng mga negatibong reactions mula sa mga netizens at user. Ang mga negatibong reaction ay nakatuon sa isang superly bad service ng Dito SIM card na hindi compatible sa ibang unit, unstable signal, low o erratic internet speed at iba pa. E nireklamo naman ng iba pang ang umano'y overpriced SIM card at poor customer service. Ayon sa isang galit na customer, galit na, after 2 days is still no answer. Ang sinasabing nag-order siya ng SIM card, ngunit nabigong makatanggap pagkalipas ng ilang araw. Kabilang sa mga lugar na may reklamo, ito mga kaibigan, kung kayo nandito sa lugar na ito, magreklamo rin kayo, tingnan nyo ang inyong mga SIM card. Calamba City sa Laguna, ito sa area ng Pasiano Rizal. Mahina umano ang signal. Santo Tomas sa Davao del Norte, hindi stable ang signal at nasa 4 Mbps o 7 Mbps lamang. Lungsod ng Pasay, sa isang commercial area, walang signal ang Dito. Wala sila dito. Yan, wala nga. Samantala, una nang inamin ng isang mataas na opisyal ng Dito Telecommunity na inferior ang serbisyo nito sa Globe Telecom at Smart Telecommunications. Ang pag-amin ay ginawa 2 buwan makarang iludsad ang Dito sa bansa. Sinabi ni Dito Chief Technology Officer Rodolfo Santiago na kailangan nilang pagbutihin ang connectivity speed sa mga lugar na mahirap maabot ng kaganahin ang kanilang SIM card sa mas maraming mobile phones. Inireklamo rin ng mga residente ng purok himaya at purok paghigugma sa barangay Alilis o Alihes sa Bacolod City ang pagtatayo ng Dito ng cell tower sa kanilang lugar sa paghahain ng petisyon sa City Council para ipatigil ang naturang construction. Sa kaugnay na balita, naghain din ng reklamo ang Malabon City Government sa Prosecutor's Office laban sa third telco player na ito dahil sa umano'y pagtatayo ng cell site sa barangay Tinejeros nang walang kaukulang permit. Binaliwala umano ng Dito ang 3 notice na inisyo ng Malabon LGU dahilan para kasuhan ng paglabag sa PD 1096 o 101096 o ng National Building Code of the Philippines ang mga tauhan ng kumpanya. Mismong si Senadora Rizal Tiberos ang nagbanggit sa isyo ng illegal construction ng Dito cell site sa mga barangay. Ang lakas ng loob. Kapit Malacanang kasi. Samantala, tinalakay ng opisyal ng bansa at China ang problema sa West Philippine Sea. Sa ginanap na Bilateral Consultation Mechanism o BCM on South China Sea, nagkaroon ng pag-uusap sina Foreign Affairs Undersecretary
for bilateral relations and ASEAN affairs, Elizabeth Buensociso, at Chinese Assistant Foreign Minister Wu Jingyao. Natalakay sa virtual conference ang kahalagaan ng pag-uusap para maibsan ang tensyon ng bawat bansa. Muling iginiit ni Buensociso na dapat irespeto ng China ang international law, kabilang na ang 1982 United Nations Convention on Law of the Sea o UNCLOS. Binuo ang delegasyon ng Pilipinas ng mga opisyal mula sa National Security Council, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Environment and Natural Resources, Department of National Defense, at ganun din sa Department of Justice. Samantala, wala pa sa critical level o level ang hospital bed occupancy sa buong National Capital Region. Ito'y base sa talaan ng Department of Health na mayroong 43.5% ang hospital bed occupancy sa buong NCR, na ito ay maituturing na nasa safe zone pa rin. Mayroong apat na kategorya ang Department of Health bed occupancy. Ito ay ang critical, high risk, moderate, at safe. Patuloy pa rin ang pagpapaalala ng Department na kahit na bumaba ang COVID-19 bed capacity rate sa Metro Manila sa safe zone, ganun din ang mga bagong kasong na itala ay dapat huwag magpakampante ang mga ito. Nararapat na rin na maging mahigpit pa rin ang marami sa pagsunod sa health protocol. Sa huling balita, nanawagan ang Department of Health na mag-donate ng dugo. Kasunod ito ng naitalang mababag bilang ng mga blood donations noong 2020 dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Marites Estrella, Program Manager ng Department of Health National Voluntary Blood Service Program, dapat ang mga may edad 18 hanggang 65 o 65 ay maaaring mag-donate ng kanilang dugo tuwing 3 buwan para magkaroon ng regular supply na mga gagamitin sa iba't ibang pag-abunan. Noong 2020 ay mayroong 1,040 million o 1.04 million blood donation unit lamang ang naitala, na mas mababa sa 1.38 million unit noong 2019. Tiniyak naman ito na kahit na mababa ang blood donations, ay wala pa rin kakulangan ng supply ng dugo sa bansa. Ayan po mga kaibigan ang naging detalye ng ating mga balita. Samantala, ito, si Ma'am Delia Tenorio Balmores, good day sir. Maganda nga po sa watching from Dublin, Ireland. Ayan, thank you very much. Maraming salamat at good afternoon po, Ma'am Delia. Ayan ha, medyo ano na tayo ngayon, mamadali tayo ngayon dahil mayroon tayong mga pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Pero maganda nga po din kay Renante Figueras, Weng Weng Ompod, Generoso Maano, kay Leova Tiokovsky. Ayan, akong pangalan. Si J.R. Padilla, ganun din. Si Prima Donna. Maganda sa hapo. Maganda nga po sa inyo lahat. Ngayon, punta tayo sa ating pag-uusapan, mga kaibigan. Ano pang ating pag-uusapan ngayon, di ba? Ang sinasabi natin, pagkakaisa ng mga anti-posible kaya. Tama na, medyo ano muna tayo. Kaya nagkasap sa akin itong usapin na ito kasi sa social media, although marami tayong mga antay na sa nakikita ko, nagkakagulo. Kakagulo na hati. Bakit? Kasi itong reaction ng senator o dating senador Antonio Trillanes at
ni Vice President Lenny Robredo. Pero dapat ang isang opposition kasi, isang anti, dapat hindi sila nagkakaroon ng isang tawag doon, mga interest nila. Ang interest dapat ay sa bayan. Para sa bayan, hindi dahil gusto nila itong taong ito, hindi nila gugustuhin isa. What if? Ito ang katanungan din yan, mga kaibigan, bukod sa sinasabi ko, pagkakaisa ba ng itong mga anti, posible kaya? Kasi nga ito nakikita ko, no? Ito, what if? Kung nagsama ang dalawa. Kasi mayroon ang may nabasa ako, ayaw nila yung mga Makaleni, ayaw nila kay Trillanes. May mga, ang mga Trillanes naman, ang sinasabi nila, gusto rin nila si Lenny at Trillanes. Ang tanong ko nga dyan ito may mga grupo kasi na hindi ko nababanggitin ha. Kasi baka tayo matawag dun, maakusahan tayo. Dahil nasa media tayo, dapat nasa gitna lang po tayo. Ito po, mayroon kasing grupo na ayaw kay Trillanes at naglabasan. Alam mo, napapansin ko rin dito sa mga grupo ng mga anti o mga opposition group, 100% mga kaibigan, tandaan niyo po, 100% may nakakapasok diyan na DDS. Sabihin man natin o hindi, o aminin man natin o hindi, mayroon. Hindi po yun pwede ipagwalang bahala mga kaibigan dahil nagugulo. Mayroon isa dyan na nakikita ko yung kanyang tawag doon, yung profile niya, mayroon pa nga yata kay Lenny Robredo for president. Pero ang pinupost niya, maka Duterte, bakit ka mo? Ganito po yon ang style nila dyan. May kinuha silang post galing sa DDS. Re-repost niya ngayon, pero wala siyang binibigay na anumang comment. Basta i-repost lang niya. Pero nasa likod niya ay Lenny Robredo. So, doon ka magtataka ngayon. Ngayon, kung ikaw naman ay nag-post ka o ni-repost mo yung post ng DDS, kahit man ng papano, mayroon kang comment. Parang ikaw na rin ang nag-post noon na pabor sa gobyerno. Di po ba? Kaya nga nakakapagtaka rin ang sinasabi nila kasi nung una, baliwala sa akin yun sa nakikita ko, nagkakaroon tayo ngayon ng pagkakahati-hati. Isa lang ang kalaban. Kaya nga, sabi nila. Kung ganun, huwag na tayong mag-isip sa ating pansarili ang isipin natin para sa bayan. Ba't hindi natin gayahin ang opposition noon kay Marcos? Dahil ito naranasan ko yan, ha? Kay Marcos, kay Era, kay Gloria, na lahat yun. Anybody, kung papalisin na kay Marcos noon, yan ang sinisigaw noon ng mga tao na nakakausap po noon, nasa media na po tayo noon. Sinasabi nila, anybody, siguro nga sabi nga nila kahit pusa o aso, pwede na kung pwede ipalit, matanggal lang si Marcos. Ganun. Hindi sila actually hindi binanggit ang pangalan ni Cory noon. Hindi binanggit ang pangalan ni Doy Laurel. Nagkataon lang talaga na sila ang kandidato noong time ng presidential snap election. Kaya walang nagawa si Enrile, walang nagawa si Ramos, kundi sundin kung sino ang dapat. Ang nilagay si Cory, nilagay si Doy Laurel. Pero noong time na yon, hindi nila sinasabi na, sige, palitan si Marcos, kahit sino na lang. Ganyan yung mga nakakausap ko doon. Kasi nag-iikot din kami noon Ano ba ang saloobin ninyo? Ano ba? Pero talaga naman, mga kaibigan, ultimo yung mga kakilala namin, mga doktor, ay talagang, ano sila? Actually, nagkaroon sila ng parang lahat ng produkto ng San Miguel. Kasi ang San Miguel noon, danding kuhang ko, maka Marcos yun. Hindi nila bibilin. Walang bibili. Actually, nung nasa hospital ako noon sa USD, yung mga produkto ng San Miguel, orange, coke,
walang kumubunibili. Totoo yan, mga kaibigan. Kahit anong produkto ng San Miguel, hindi nila binili. Mga doktor yun, ha? Eh, maganon din ang mga businessman sa Makati. Nagkaisa rin sila. Iyon na nga ang sinasabi natin, nagkakaisa. Hindi sa opposition ngayon, may kanya-kanya sila eh. Eh, gusto namin si ganito. Eh, paano yan? Gusto namin si ganyan, naglabas pa nga eh. Kung sino-sino, si Isko, sino pa ba? Kung mga si Grace po, kaya kung sino-sino rin nilalabas nila. Para, sa tingin ko dyan ha, sa aking pag-a-analyze ako yan, para magulo. Guluhin ang opposition. Kasi nakikita naman natin eh, mga DDS na yan eh, talaga naman na nagpapakamatay yan yung mga yan eh. Di ba? Kung ba, paano sila naloko hanggang ngayon, nandun pa rin sila, nagpapaloko pa rin. Pasensya na po. Dahil yun na nakikita ko eh. Kasi ako, hindi ako, asabihin ko na sarili ko, nung una talaga, nagpursige ako na ikampanya si Pangulong Duterte. Dahil wala pa. Wala pang ginagawa eh. Pangako pa lang. O siguro ito na nga. Ganyan din ang tingin ng iba. Pangako. Eh, nung lumalabas, habang tumatakbong panong, teka, naiiba na ito ah. So, ganun, hindi ako nagdalawang isip na punahin. Dahil nga po, ang bilang trabaho ng media, pupunahin ko yan kung masama ang ginagawa, hindi na para sa tao, kung napiperwisyo ng tao, napiperwisyo ang bayan. Pero pag may ginawa naman na maganda, purihin naman natin, di ba? Opposition man yan, o administrasyon, kung maganda naman ang ginawa, ako pinupuri ko ang ginagawa ni Pangulong Duterte, nagbibigay siya ng mga, tawag to, ng mga ayuda. Okay yun. Saludo ako dyan. Ang hindi ko lang saludo, yung pinagagagawa nila dito sa COVID-19 eh. Alin ba talagang totoo? May COVID-19 ba? Wala. Kasi nga, alam nyo ba na nagpalabas dati ang World Health Organization na pag may mayroon kang face mask, ilalo ka magkakasakit? Ilan sa mga tao na napabalita international na sila ay nagkakasakit? Lalong ng kanilang yung mga may hika, lalong hinihika. Ngayon, tingnan natin yung mga namamatay. Unang-una, sinabi na yan ng mga doktor, mga specialist dito. Meron sa media, may nakakausap ako sa mga medical centers sa Metro Manila na hindi ang COVID ang nakamamatay. Asa na ngayon, di ba? Ang nakamamatay, yung kanilang comorbidities. Ayun. Ngayon, ang nakamamatay ngayon, ang sigurado ako nakamamatay ngayon, itong pagkakawatak-watak ng antay. Sabihin man natin hindi, pero kung sana naman, pag-isipan. Kasi yung iba kasi, sinasabi nila, kahit sino, yung iba, ang may isinusulong Lenny at si Castrillanes. Yung iba naman, Lenny, may kinakabit na iba kung sino magiging vice president. Kasi ang gusto nila, si Lenny, ayaw nila kay Trillanes. Kaya ang katanungan nga, paano kung nagsanib yung dalawa? Si Lenny lang iboboto niya, si Trillanes hindi. Pero yung kabilang banda naman, kahit sino, kay Trillanes o kay Lenny, iboboto nila. Mas, lalo pa, kung nag-combine yung dalawa. Kasi, basta nakikita ko, lumalabas ngayon, na yung combination ng dalawa, ang pinakamabigat. Hindi si ganito, hindi si ganun. Kahit anong gawin ninyo, nakikita, ang problema nga lang, kahit ako, medyo nagkaroon ako ng medyo kalungkutan, dahil nga doon sa ayaw pa magsalita ni Vice President Lenny at nagsalita pa rin si Senator Trillanes na balak kumandidato ni Vice President na gobernador o kung galing na sa pagiging kongresista yan eh. Gobernador doon sa kanila. So, nagkakaroon ngayon ng isipan. Nag-iisip
paano ba ito? Ang minamanok ng sambayanan si Lenny Robredo. Pero nagsabi naman ang kampo ni Lenny Robredo, ang Vice President Office, na open sa bag, open. Kaya nga no, nagkakaroon pa rin ng pag-asa. At na, may nabasa nga ako payag ni Vice President na by October, ay August or September, doon siya maglalabas ng kanyang desisyon. Kaya lang, mayroon naman siya nilabas ng desisyon, huwag daw siyang pangunahan. Hindi kasi kung ikaw talaga magsisilbi ka sa bayan, kung ano gusto ng taong bayan, iyon ang susundin mo. Dahil ikaw na public servant eh. Pumasok ka sa ganito, kung hindi ka lang naman susunod sa mga sambayanan, sa sinisigaw ng taong bayan, huwag ka na lang kumandidato. Diba? Umalis ka na lang sa politika. Kasi ito ang inihingi ng taong bayan. Pero, kung sa bagay, nasa tao yan, di ba? Ayaw ko eh. Magagawa nyo ba? Di ba? Kung kahit ayaw nyo, kung gusto ko, magagawa ko rin. Ganun po yon. Kaya lang, ang nangyayari, ang naapektuhan dito ay sambayanan na umaasa. Ngayon, pag nag-usap itong dalawa na sila ang kakandidato, either baliktad o president, vice president, si Lenny o si ano, pero iwan ko kung po pwede pa si Lenny dahil vice president na nga siya. Di ba? Hindi po pwede. At so magbabago siya ng posisyon, automatic yon kung magkakandidato siya ngayon, ibang posisyon, hindi vice president. Iyon ngayon ang nagiging problema. Kung ayaw ni President o Vice President Lady, wala tayong magagawa, di ba? Good afternoon din kay Ma Roman Paking, Evelyn Mercado Dolores, Lynn Gabe Ogabe Bakuno. Yeah, magandang hapon po. Leo M. Makalalaga. Thank you. At magandang hapon. Ganun din kay Rochelle Santos, Fernan Angeles. Ako, paring Fernan. Thank you, ha. Magandang hapon. Rolly Katanan. Ayan. Sila ngayon ang ating mga binabati lagi kasi bumula pa nung Friday na hindi natin nabati. Ayan. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy na tayo sa ating pinag-uusapan. Yung problema ngayon, yung may posibilidad ba? Siguro, ang nakikita ko dyan, magkakaisa lang. Wala, mahirap din sa tingin ko eh. Kasi kung magsasanib pwersa yung dalawa, yung isang grupo, ayaw kay Trillanes eh. Diba? So, kung pangulong pag-uusapan ng president, siguro pareho. Kasi yung dalawang isang kabilang panig, kahit sino, o si Lenny, ang kumandidato for president, iboboto nila. Yung ganun din sa kabila, for president, si Lenny. Pero ayaw nila kay Trillanes. Yung ano-ano mga kasiraan. Kasi nga, ito ang sinasabi ko, sa bawat grupo na yan, napasukan po kayo ng hindi kakampi. Totoo po yun. Ang sinasabi ko nga kanina, nag-post na nga ako na mayroon ditong isang hindi antay. Pero yung kanyang profile, antay siya. Kaya nga, ganun-ganun tayo. Mas mabuti pa kayo magpakilala ka ng DDS ka eh. Kaysa naman, manluloko ka rin. Kaysa patapos, pagdating ng end of the day, DDS ka pala. Di ba? Hindi kasama yun sa panluloko. Pero, stand mo yun eh. Wala tayong magagawa. Ngayon, pwede na lang gawin natin, lalo itong mga antay, magbatyag na lang. Ngayon, ang sabi nga nila, may nababasa ako, pag napansin nyo na ito ay medyo taliwas doon sa grupo, alisin agad. Block agad. I-block na agad. Para wala nang ano. At hindi na siya makapag-post doon sa grupo. Ito nga. Naku, tingnan natin. Lalo itong ating mga 100% na talagang opposition, 100% na antay talaga. Tingnan nyo yung mga pangalan. Pagdating sa dulo, makikita natin yan.
doon nanlalabas ang totoong kulay nila. Tandaan niyo po 'yon. Kaya ako naglalagay na ako, tinitingnan ko kung sino-sino sa mga tao na inaano ka nga eh, nag-friend request sa iyo. Accept ka man ng accept kasi alam mo opposition. Alam mo antay. 'Di ba? Pero at the end of the day, sumasaludo pala kay Duterte. 'Di ba? The same. The same sa iba sa magkabilang panig, ganun din. Malamang sa mga DDS na pasukan din ng opposition. 'Di ba? Para alam kung ano nangyayari, paano gumalaw ngayon yung kalaban. Kaya nakikita nila ngayon kung bakit ganito, ganito, ganyan. Kaya may re-report nila kung ano man ang kanilang usapan, ano man kanilang strategy o strategy. Patay tayo dyan. Ngayon, maganda nga po din mga kaibigan kay Calliope Marimon, si Edna Diesta Domino, ayan, si Nick Edoria, thank you, at maganda nga po kay Juanito, ay, si Bossing Juanito Magbuhos, ayan, baka nagbabike ka pa ngayon ha, umiikot ka pa, Romeo B. Packing, at kayo, thank you, good afternoon, si Melchor Rodriguez, maganda nga po din, ganon din si Roberto Tungol, ito si classmate, Froyla Doke o Doke Makatugal. Naku, hindi po ito kamag-anak ni Secretary Doke. Mapagkamalan nyo. Si Dave Omictin, si Beriano Luz, at si June David. Thank you. Ah. Thank you at maganda nga po sa inyo. Tuloy pala tayo. Yan. Itong mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, kung mapapansin ninyo, kayo man ay solid, ha? Solid antay. Alam mo, ang dami na pa ngayon mga grupo na nagsusulong sa kandidatura ni Baby Lenny. Na hindi lahat may nakita ko dyan, nagsusulong kandidatura ni Baby Lenny, pero nakita ko rin sa DDS. Eh, hindi nila sinasadya siguro yon na i-post nila. Siguro naman, ganyan, eh, alam naman natin eh, na sinasabi nila, magkano ang bayad? Diba? Hindi mawawala po yun, mga kaibigan. Eh. Dahil hindi ka magtataga mag-post ng kasinungalingan, ng pagbali ng katotohanan. Diba? O, ngayon, ilang beses nila sinasabi na itong nangyayari e binenta ni Senator Trillanes. Alam ba nila? O alam man nila, binaluktot, binaliktad. Diba? Yung mga, kaya nung binaliktad yon, ang nakakita doon ng mga sumusuporta, sabihin ko na, pati mga OFW, na hindi naman nila alam, asan ba sila? Wala sila sa Pilipinas, naandun sila. Anong pinapakinggan nilang mga stasyon? Anong pinapakinggan nila? Mga kakampi nila, yung kanilang maka-DDS, mga gobyerno, yun ang pinapakinggan nila. O ano nangyari? Yun lang ang napapakinggan nila. Bakit? Pati sila mismo dahil ang kanilang damdamin na kay Duterte. So wala tayong magagawa doon kasi kanya-kanya po yan eh. Ngayon, kung ikaw naman ay may isip ka kung ang gusto mo para sa bayan, magdadalawang isip ka, titingin ka na magkakabilang side. Kasi ito mga DDS, mga kaibigan, diretsahin ko na po, para kayong mga kabayo na sa ano, kita mo yung kabayo dyan sa Chinatown? Yung may tapauho? Ano ba yung tapauho? Diba ito yung nilalagay sa kabayo para hindi sila pwede lumingon, hindi lumingon, diretso lang ang tingin nila? Oh, ito, dito lang tayo kay Duterte. Ganyan, meron kayo. Hindi pwede lumingon. Ganyan nangyayari sa mga DDS. Pero meron naman siguro, ngayon ko lang, kung gaano ka totoo, na meron mga natauhan na. Natauhan in a sense na nakapag-isip na rin. Ako naman, nag-iisip din ako kung sino talaga. Dahil, sabi ko kanina, purihin kung may nagawa ng maganda.
punahin kung alam mo kailan ka puna-puna. Pero sa nakikita ko, mas maraming dapat punahin eh. Kaya nga mga kaibigan eh, kahit ako, ayoko lang magsalita, totoo naman yan, open secret ko na mayroon silang mga binabayaran ng media. Eh, ito nga lang ano eh, survey, ano, yung false Asia, maling Asia, di ba? Napaka-imposible yung kanilang pinalalabas. May makikita ako mga reporter, mga taga-media, kung nasaan si Bongo, nandun sila. Subukan mo lumabas si Lenny, wala sila doon. O, di ba? Malibad na lamang kung iyan ay yung malalaking company. Okay, may ABS-CBN nga, nandun pa rin. Di ba? Ganun ang nangyayari. Ganun din sa kabila. Opposition o anuman ganyan. May mga media din doon sa opposition na hindi mo makikita sa DDS. Ganon din naman yon, kabilaan lang yon. Kasi para may kanya-kanya eh. Kagaya sa amin noon. Ako, inaamin ko yan. Dahil noon, nung inaano pa, mga nakaraan mga elections. O ikaw, eh ganito ka, i-assign ka doon. Ikaw, dito ka, i-assign ka sa ganyan. Para lahat, mayroon. Mayroon tayong makukuha. Hindi yung isa lang ang makukuha natin. Diba? Para pantay. Pantay ang ano. Pero, ito mga kaibigan, sa open secret ito, asensya po ha, doon ka, mayroon ka dyan. Hindi ka mawawalan dyan. Huwag na tayo maglukuhan. Dahil nasa 30 years na po ako sa media. Maganda nga po din kay Rolando Espinosa. Ayan. Kay Ma'am Agnes Angeles. Waray-waray ito, Tacloban. Santiago Bagasina Jr. Maganda nga po din. Sherwin Marco Wee. Ay, naku si Sherwin. Thank you. Leon Alesna. Si Agisan Nalit. Maganda nga po sa inyo lahat. Siyempre, yung sinasabi ko na pagkakaisa ng mga opposition, hindi ba natin pwede pagkaisahin natin kung sino ang mapipili ng sambayan ba yun? Isang bayan? Kasi sila ang nagpo-promote kung sino magiging opposition. Kung sino-sino ni pinapasok nyo. Ngayon, sige na. Okay lang, ipasok nyo. Pero, pag halimbawa yung sambayan ay nagkaisa, napili si ganito, suporta natin kung gusto natin tayo ay totoong opposition. Hindi tayo opposition, nag-uupos tayo dito kasi may gusto tayo ipasok. Diba? Iyan, hindi yan, wala akong nakikita na magandang opposition sa ganun. Kung opposition ka, tingnan mo kapakanan ng bayan. Alam mo, ang bayan nagkakaganito na. Pero, kung kukuha ka ng isang kandidato, yun lang. Ipapano yung iba? Ayaw mo. Kaya ka naging opposition kasi gusto mo ito ipasok. Paano kung ayaw mo pasok to? Dito, punta ka sa admin. Ganun lang naman yan eh. Ngayon, kasi yung mga nakikita kong mga possible na mga kumbaga sa ano yung mga nabanggit para maging kandidato ay ang daming ayaw eh. Huwag sa ganito, huwag ka doon. Ilan lang ang nakikita ko. Yung dalawa lang talaga. Robredo Trillanes. Sa kabila naman, ayan, hindi malaman. Si Sara, si Bongo, sino pa ba? Ang gusto nilang ano, ito pa si... Mayroon pa pinapatakbo daw siya ni Pangulong Duterte. Saan kaya siya pinapatakbo? Baka sa Oval. Mm-hmm. Yan, si Manuel Armidilla. Maganda nga po. Raymond Gear. Thank you very much. Yan, si Bebs Almorte. Maraming salamat. Good afternoon. Cristo Saceranil. Cristo Saceranil. Yan, yun pa yung pangalan. At ito ah, maganda ito. Waray-waray ito siguro. Ikaw lang, mahal ko. Maganda nga po.
si Lori Bisoy. Nako, hindi ko Bisayang Tisoy yata ito, si Lori Bisoy, si Nilo Cruz. Thank you very much sa inyo. At magandang hapon po. Kian Kier Leis, Leo Makalalag, Mitch Valdez, si Rodi Alvarez, Rince Cart Tuazon, kamag-anak to, Lorenzo Aranzo, Inday Siscon, Tan Ernesto, maganda nga po din, kay Emily Avignon Pandong, thank you very much, at maganda nga po si Leoncio Abayan, naku, maganda nga po din po. Ganon din si Ayuban Felipe Capon. Maganda nga po. Ganon din. Maganda nga po din kay Roman Paking. Ayan, maganda nga po sa inyo lahat. Ha. Yun na po. At nako, isang minuto na lang po. At medyo tayo'y oras na po ng pamamaalam. Sana po magkaisa ang oposisyon. Huwag kayong mag-away-away. Hey, tingnan natin kung kaya natin. Kakakayanin yan. Kung tayo magkakaisa. Pero kung magkakahati-hati tayo, tayo, lahat ng opposition, sorry po. Iyan po ang nakikita ko. So, maganda nga po. Ito po ang inyong lingkod, si Romy Tuazon. Siyempre, nagsasabi na huwag tayong magsawag, manalangin at tumingi ng gabay sa ating Diyos dahil siya lamang ang makakasolve sa ating mga problema. At kay kasamang Noni Periol, loves, mag-ingat ka, pagaling ka, at humingi lang tayo ng dasal sa ating Panginoon, kayang-kaya yan. Ha? Noni Periol, please pray, God is good. Thank you very much. God bless to all of us. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.